Panahig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang, magkalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, malapit nang tapusin ni Jesus ang misyong ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama. Sa nalalapit na pagbalik niya sa Ama, sinasabi niya sa mga alagad na dumating na rin ang kanilang takdang panahon. Kailangang maging mga saksi sila ng Kanyang pag-ibig, humayo sa daigdig at mamunga ng masagana, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na na, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka,
maawa ka sa mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanulunok sa kanan ng Ama. Maawa ka. Ikaw lamang ang banal at ang kadastasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos sa Amen. Ng Diyos sa Amen. Pamuli sa Diyos. Pamuli sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito, ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas, upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon kong lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos, nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinakalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin sila'y pinakalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang mga makakahadlang na binyagan sila sa tubig? At inuutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesukristo." Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umaawit ang bagong awit at sa puon na ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangang-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yahong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sarap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ang mata ko'y mananahan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama
at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magandang buhay. Parang pagod na po kayo. Magandang buhay. Maganda po ang buhay. Bakit maganda yung buhay? Maganda pong mapagnilayan natin sa araw na ito. Yung pag-ibig na paulit-ulit nating naririnig sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang Diyos po, ang iniiwang utos sa kanyang mga alagad ay mag-ibigan kayo. At ito rin po yung mensahe sa atin ng Panginoon. Mag-ibigan tayo katulad ng pagmamahal ng ating mahal na pong Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin. Pakisabi sa mga katabi, umibig ka. Mag-ibigan po tayo. At napakaganda po na sa pag-uutos ng ating Panginoon, bago siya nag-uutos na umibig kayo, na mag-ibigan kayo, ay nagbigay siya ng mga halimbawa kung paano ba tayo iibig sa ating buhay ng katulad sa Kanya. Hindi ho ba mahirap sa ibang mga nag-uutos? Utos ng utos lamang pero wala namang ginagawa. Tama ho ba? Pero yung ating Panginoon po, bago niya iniutos sa kanyang mga alagad na umibig kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo, ipinakita niya sa kanyang buhay yung pagmamahal na susundan ng ating mga alagad at susundan natin bilang mga anak ng Diyos. Sa katotohanan po, isa sa mga dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus Nazareno ayon sa ating katisismo, sinasabi doon ay para magbigay sa atin ng halimbawa paano ba mamumuhay ng tama at banal sa mundong ito. Kaya kung may susundan tayo, kung may titingnan tayo kung paano ba tunay na umibig, titingnan natin ang ating Panginoon. At ilang halimbawa, paano ba umibig yung Panginoon sa mga tao? Yung ating Panginoon, alam natin, kahit na siya ay pinagtaksilan, iniwanan ng kanyang mga alagad, anong ginawa ng Panginoon? Patuloy niyang inialay ang kanyang buhay para sa kanila bilang pagpapakita ng pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Patuloy na nagmamahal, patuloy na nag-aalay, at patuloy na nagpapatawad. Pinapakita ng Panginoon na yung pagmamahal, kusang ibinibigay, hindi nakaayon sa ugali ng mga taong pagbibigyan. Hindi ho ba kung minsan ganoon tayo, mamahalin lang natin yung ibang tao kapag sila ay mabuti sa atin,
kapag sila ay sang-ayon sa atin. Kapag sila ay hindi na sang-ayon sa atin, bahala ka na sa buhay mo. Kapag sinasaktan na tayo, iwan ka na dyan. Hindi na kita tutulungan. Pero yung pagmamahal ng Panginoon po, sa kabila ng hindi makatarungang ginawa sa Kanya, patuloy na nagbigay ng kabutihan, patuloy na nag-alay ng buhay upang mabigyan ang bawat isa ng magandang buhay ang bawat isa sa atin. Ganun po ang tunay na pagmamahal katulad ng sa Panginoon. Paano pa pinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal? Pinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa krus din. Kung titingnan natin sa krus, habang siya ay nakapako sa krus, yung ibang mga tao sa kanyang baba, kung ano-anong kasamaan yung sinasabi sa kanya. Pero anong sinabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa gitna ng pagpapakasakit, sa gitna ng pangkukutya, patuloy na iniisip yung pagpapatawad sa mga tao. Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoon. Paano pa po yung pagmamahal ng Panginoon? Kung makikita po natin sa mga kwento sa Ebanghelyo, ang pagmamahal ng Panginoon makikita sa pagpapakain sa mga nagugutom, sa pagkalinga sa mga may sakit, sa pagdamay sa mga taong nangungulila. At marami pang pagpapakita ng halimbawa ang ginagawa ng ating Panginoon. Kaya kung gusto nating tunay na matutong magmahal, palagi nating titingnan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pero siguro minsan sasabihin natin, Father, mahirap naman po ata iyon. Kasi po, ang ating Panginoon po ay Diyos. Kami po ay tao lamang. Mahirap po atang sundan yung mga halimbawa ng ating mga Panginoon dahil kami po ay tao lamang. Hindi ho ba madalas nating excuse yan? Sorry, tao lamang ako. Pero kung titingnan po natin sa aklat ng Genesis, ang mga tao, we were created in the image and likeness of God. Tayo ay nilikha ayon sa mukha ng ating Panginoon. At nung tayo'y binyagan, ang Panginoon nagsimula ng manahan sa atin. Sumasa atin ang Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas para maging katulad niya sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kaya kung tao lamang tayo, tama iyon, tao tayo, kaya nating maging katulad ng ating Panginoon. Tanong ko lang po sa inyo, hindi ho ba kapag yung ating mga kaibigan o kaya yung inyong mga asawa, kapag hindi nagiging maayos yung kanilang mga ugali, ano pong sinasabi natin? Di ba sinasabi natin, hayop ka? Yan, nasabi niyo na po ba iyon? Hayop ka. Di ba po ang hayop, kapag tinahulan ng isang aso ang isang aso, anong natural na response ng aso? Kumahol din. Gumanti rin. Pero tayo po, hindi naman po tayo mga hayop. Pwede tayong maging katulad ng Panginoon na kapag tayo ay sinaktan, pwede tayong hindi gumanti ng pananakit. Pwede tayong gumanti ng pagpapatawad at pagmamahal katulad ng sa halimbawa ng ating Panginoon. Tayo po ay tao. Tandaan po palagi natin iyon. Taong nilikha ayon sa mukha ng ating Panginoon. Kaya kaya nating maging katulad niya. Pakitingnan po yung mga katabi. Pakitingnan kung kumakahol na. Hindi pa naman. Tao pa rin po. Pakisabi sa mga katabi, tao ka. Yan. Parang yung iba hindi makapaniwala. Tao po iyan. Maniwala po kayo. At bilang mga tao, sasabihin ko po ulit sa inyo, tayo ay may kakayahan. May kapasidad tayo. Nakatulad ng ating Panginoon, magbahagi ng pagmamahal na nakakapagdala ng paghihilom at panibagong buhay sa ating mundo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid,
Ano pong unang paraan para matutunang magmahal katulad ng Panginoon? Alalahanin po natin, palagi nating balikan yung mga halimbawa ng ating poong Jesus Nazareno. Ikalawa, palagi po nating tandaan na yung Diyos na nananahan sa atin. Kaya kapag nahihirapan tayo na magmahal, hingin natin yung tulong ng ating Panginoon na nasa kaloob-looban natin. Panginoon, tulungan mo akong magpatawad dahil nahihirapan akong magpatawad dito sa taong ito. Panginoon, tulungan mo akong magmahal pa, magbigay pa ng aking sarili para sa aking pamilya. At yung ikatlong mahalagang dapat nating tandaan para patuloy na dumaloy yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa mga panahon na tayo ay nauubusan na ng pagmamahal, patuloy tayong tumakbo sa ating Panginoon. Buksan natin yung ating mga puso sa Kanya at hayaan natin siyang punan yung ating mga puso ng Kanyang pagmamahal upang patuloy tayong makapagbahagi ng pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi po natin kakayaning magmahal lang sa sarili lamang natin. Kailangan nating palaging may pinagkukuhaan, may pinanghuhugutan, at ito ay walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya hayaan natin siyang patuloy na dumating at manatili sa ating mga buhay upang tayo, ang bawat isa sa atin, maging mga tapat na mga anak niya, mga tapat na mga alagad niya, sumusunod sa kanyang utos na mag-ibigan tayo katulad ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan-tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay manalangin upang humingi ng biyaya ng ulan sa ating bansa. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan, at ng mga kahangahangang kalikasan, na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente, at pati rin ang aming uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon, upang ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan.
Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha. At hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pag-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo at nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsiupo na po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwa. Kunan mong bigay ang alak at tinapay, bandog ng pagkabuhay. Pinupuri kita sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuha matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Kunan mong bigay ang alak at tinapay, bandog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan.
Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na
Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, angalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng langit, bigyan mo ka. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. At huwag susuko
kayo'y pangungunahan, pagsasanggalang kailan pa man. Kailan pa man, di mawawalay pag-ibig ko sa inyo, dapat at tunay. Kailan pa man, huwag mapahala pagkat kapiling ako tuwi na. Pagkat kapiling ako tuwi na. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, palagi nating alalahanin na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay nasa sa atin. Kaya palagi nawa nating matandaan na kaya nating magmahal katulad ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Patuloy nawang dumaloy ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyoko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas.
Ang Diyos na tumubos ay kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.